O marami nagtatanong, 'di ba? Kabayan, kumukuha tayo ng mga term insurance dito sa Canada kasi sa Canada ang insurance talagang ano eh napaka-matter niya. Kumbaga, kahit wala kang ipon pero meron ka namang insurance. So usually tayo mga common people, kumukuha lang tayo ng mga universal na term insurance. So ako kasi term insurance lang. So, Ate Joanne, may tanong ako actually. Kasi, di ba naka-term insurance ako? Like, for example, nabayaran ko itong buwan na to, tapos next month, hindi ko pa nababayaran, pumalya ko, pero may nangyari sa akin. Makakover ba ako ng insurance? Very good. Okay, so, kabayan, maganda yung question ni Michelle. To be honest, Michelle, pag hindi mo nabayaran, meron pang grace period. Oh, really, Ate yes, Joanne? Yes, meron pang 30 is days. Is it like, sasabihin sa it doesn't matter what kind of issue, doesn't matter kung ano siya, Sun Life siya, or... Yes, Sun Life, Manu Life, Canada Life, yes. Okay. So, meron kang contract doon that you have a grace period in every company. Mm-hmm. So, many companies, mga 30 days, nabibigyan ka ng grace period na naka-miss ka, you're still covered. Okay. Oh, so like how many days, Ate Joanne? Usually 30 days. 30 days. Oh, so after 30 days, yun, sasabihin ka na nag-lapse na, then kailangan mo nang you will have to have a checking of your health again. Okay. Oh. So Ate Joanne, my question is, like for example, underwritten ka na naman, underwriting. Oh, yes. Okay, so Ate Joanne, like for example, 'di ba naka-term insurance ako muli, tapos sabi ko mo nga muli, hindi ko nabayaran pero wag, hindi ako ibang tao na lang, yung masama. Halimbawa, may namatay yung tao na yun. Oh. Hindi niya nabayaran yung insurance niya. Is it still cover, Ate Joanne? Kung halimbawa, pumaya lang siya ng isang buwan? So again, it's depend upon the contract. Kung meron ba siyang grace period. So kung lumampas na siya sa grace period, hindi na siya covered. Kaya nga, kaya yung insurance agent niya, dapat panaytawagin siya, tawagan, tapos merong mag-mail pa yung insurance company. They do everything para lang ma-covered ka. Oh. Kasi they are very ethical and they really care for their clients in a way. So Ate Joanne, kahit namatay yung tao, makakover ba sa within 30 days na grace period? Basta lang yun ang contract nila, 30 days, baka 15 days, baka wala talaga. Depende yun sa contract nila sa insurance company. That's why you have to read yung contract mo, and then or your agent should have explained to you ano yung contract nyo pag na-miss mo yung bayad. Kasi depende yun sa also depende yun sa klase ng insurance. Kasi, of course, your question is about term, right? Yeah. Na dapat magbayad ka within that cycle. Pero paano kung ang insurance mo is the participating insurance, right? This participating insurance is one of the best, right? The Canada Life is one of the best participating life insurance. It's been giving dividend for 170 years. So pag na-miss mo tong participating, kung meron pang cash value dito, siya ang magbabayad ng insurance mo. That's under by the Canada Life. Canada Life, yeah. Sun Life, I don't know if Manu Life, I think RBC. So ito naman ang permanent. So ito namang permanent is ito kasi participating life insurance, parang bumili ka ng bahay pero yung basement mo pinaparent mo. You're receiving dividend. Okay. Yes. So only there's a certain years na magbayad ka lang ng 10 years, 20 years, and you're covered forever. Napakaganda ding insurance na ito kasi may mga guaranteed. Guaranteed yung death benefit, guaranteed yung cash value, guaranteed yung horizon of payment. What do you mean by a horizon payment? Na you are only paying like 20 years, 10 years. Then after that, tapos ka na magbayad, covered ka na forever. So hindi lang to binibigay kasi mga big companies lang nagbibigay dito sa participating. Only big companies that been here for 150 years. Okay. Pero yung bagong company na insurance, ito ang binibigay ang universal. Okay. Kasi gusto nila maraming pera right away. Kasi hindi mo makuha yung pera mo anytime. Okay, you have to wait for 5 years dun sa investment mo. Kaya ito ang binibigay sa mga bagong insurance. Like Ivari, even BMO. Because BMO insurance just started, I believe. But the Ivari, that's why they are... And again, I'm affiliated with... I partner with Ivari as well, right? I'm not putting down any company. Mm-hmm. I'm just saying, just be careful. Mm-hmm. Yeah. Kasi maraming mga insurance agent na ito lang ang na-train. Kasi ang laki nga ng commission. Okay, sige. Well, moving forward tayo, Ate Joanne. Yes, that's right. So it's much more important na we should ask our advisor kung ano yung grace period ng time kung hindi ka nakabayad. Yes. So that's so really important. That's very important. You have to be on top of everything kasi
kawawa kung many years ka na nagbayad tapos nalimutan mo magbayad, and that is the time the uncontrollable events happen, namatay, nagkasakit, tapos na miss mo palang pagbabayad, then insurance company will just wash their hands. Yeah, so Ate Yon, it's better na every year with your insurance advisor, nire-review, re-review. Or they can send email or a letter, right? That's Okay, so that's good to know, Ate Yon. Again, guys, kung gusto nyo ng insurance para makamura kayo, at kung gusto nyo mapababa ang utang nyo, well, anyway, pag-uusapan natin yan mamaya. Again, Ate Jo, and what's the number to reach? 780-872-7722, Kabayan. Pero sa cell number ko, 780-861-0352. Text lang po kayo, Kabayan, para masagot kayo anytime. Yeah, yeah. So again, comment down below kayo, tapos we'll try our best para masagot kayo. Kung hindi namin kayo masagot kaagad, paantay-antay lang po kasi busy po tayo eh. Yes, yeah. Thank you very okay. much. Okay, salamat po, salamat po kabay na abangan nyo po ulit yung next vlog namin. Thank you.